O Noel hindi. O Poel. Kung pagbibigyan ng Kongreso, ilang linggo lang naman daw ang postponement ng eleksyon para mabigyan ng panahon ng COMELEC na paghandaan ng utos ng Korte Suprema na mag-imprenta ng voter's receipt. Opsyon din ang pagbalik sa mano-manong botohan. Sa bodega ng COMELEC sa Tondo, Maynila, inayos ng mga empleyado ang mga lumang ballot box bilang paghahanda sakaling bumalik nga sa manual election. Pero aminado ang COMELEC na may mga legal na balakid sa mga opsyon na kanilang pinag-aaralan. Kailangan muna kasi ng Kongreso na magpasa ng batas para mapagbigyan ang pagpapaliban sa eleksyon. May batas din na nagbabawal sa pagbabalik sa mano-manong eleksyon. Minsan hindi na usapang legal ang pinag-uusapan dito. Ang usapan is gusto nating magkaroon ng maayos na halalan. Sa pulong ng COMELEC at mga kinatawa ng mga political party at mga kandidato, inilatag ang mga problemang maaring mangyari sa araw ng eleksyon. Pag nagkamali ng hatak ng voter's receipt, paper jam ang resulta. The previous voter created a paper jam because he pulled it incorrectly, right? So because he created a paper jam, the next voter will have a problem. And now we will have to restart the machine. 5 minuto raw ang posibleng itagal bago mapagana muli ang VCM o vote counting machine kapag nagkaroon ng paper jam at nireset ang makina. Dahilan na magpapabagal daw sa proseso ng botohan. Sa pag-imprenta pa lang ng voter's receipt, tinatayang 10 oras na ang madadagdag sa oras ng botohan. Hindi pa kasama dyan ang mga posibleng aberyang idudulot ng mga paper jam. Kaya kailangan daw na mas malawak ang pagsasanay sa mga miyembro ng Board of Election Inspectors at maging sa mga botante para paghandaan ng mga problemang maaring lumutang sa araw ng eleksyon. Aminado ang COMELEC, hindi rin daw madali na obligahin ang mga botante na iwanan sa presinto ang voter's receipt. Kung talagang magmamatigas ang ulo ang isang botante na gustuhin niyang ilabas yung resibo, pinag-aaralan namin kung pwede namin siyang pigilin under the law. No? At ang sabi ng aming law department, mangangailangan daw ng batas mismo. Pero sa harap ng mga problemang inilatag ng COMELEC sa pagpupulong, ipinaalam ng mga partido at kandidato kung ano ang kanilang gusto. There is no option. We have to have automated elections on May 9, 2016. Samantala, ayon sa COMELEC, ilang polling precinct ang sasailalim sa random manual audit pagkatapos mismo ng botohan. Malalaman lang daw ang mga piling presinto sa mismong araw na ng eleksyon. Mahigit 700 ang sasailalim sa manual audit. Mahigit sa doble ang dami nito kumpara noong eleksyon 2013 na nasa mahigit 200 lang. Mapipili raw ang mga presinto via automated random selection program. Nakasaad sa Section 29 ng Poll Automation Law na kailangan magkaroon ng random manual audit para mapagkumpara kung may pagkakaiba ang automated at manual count of votes. June Veneracion, GMA News.